wag na wag yung gagawin yun kung ayaw nyong kayo naman ang mapahamak. Ano masasabi mo dun, Alkina? Tama ka nga dyan, Marin. Kaya kami ay naparito sa inyo upang turuan kayo ng mga do's and don'ts tsaka na din ng mga tamang gawin before, during, and after the earthquake. Arat na at talakayin ang mga dapat gawin before, during, and after at ang mga kailangan at di kailangan gawin kapag may lindol. Bago ang sakuna. Una sa lahat, alamin muna natin o magkaroon tayo ng evacuation plan upang maging handa kapag mayroon ng sakuna. Kailangan malaman mo kung saan at ano o kung ano ang kailangan mong dalhin o ilagay sa go bag mo. Pangalawa ay siguraduhin na mga gamit o bagay sa loob ng iyong bahay at opisina ay hindi malalaglag kung mayayari man ang nasasabing sakuna. Siguraduhin din na meron tayong mga nakahandang firefighting equipments lalo na at posible na magkaroon ng sunog kapag may lindol. Sumunod ay mag-practice tayo ng drop, cover, and hold on na mas kilala din bilang duck, cover, and hold. Drop sa inyong mga kamay at tuhod. Cover naman sa inyong ulo at leeg. Buong katawal kung maaari. Sa ilalim dapat ng matitibay na labesa. And last, hold on sa inyong kanlungan hanggang sa tumigil ang paggalaw ng lupa. Magbasa ng mga impormasyon tungkol sa earthquakes, safety, hazards, and preparedness na galing sa PAVOX. Siguraduhin din na mayroon kayong fire extinguisher, first aid kits, radios, flashlights, at extra batteries sa inyong bahay. Kung sakali man na magkahiwalay-hiwalay kayo ng pamilya mo, ay gumawa kayo ng plano kung saan kayo magkikita-kita pagkatapos ng sakuna. Huwag din mag-iwan ng mga mabibigat na bagay sa shelf. Ayusin o kunin ang mga mabibigat na gamit sa wall at sahig. Huli, sa bago ang sakuna ay matuto din magkaroon ng plan sa opisina at eskwelahan. Ngayon na nalaman nyo na ang mga dapat natin gawin bago ang sakuna, sa tingin nyo handa na kayo? Siyempre, hindi! Hindi pa kayo handa kasi kailangan naman natin malaman ngayon kung ano-ano ang kailangan gawin kapag nangyayari na mismo ang sakuna. Jury, manatili tayong kalmado. Kapag ikaw ay nasa loob ng bahay, ay manatili ka na lamang sa loob. At kung ikaw naman ay nasa labas, ay manatili ka na lamang sa labas. Iwasan natin na kapag tayo ay nasa loob, ay tumayo tayo sa may wall banda. Kundi dapat tayong tumayo sa may gitna na lamang. Sa may labasan o kaya pumunta ka sa ilalim ng mabibigat na furniture tulad ng lamesa. Iwasan mo rin ang bintana at mga panlabas na pintuan. Kapag ikaw naman ay nasa labas, ay maaari na pumunta ka sa mga open areas at huwag lalapit sa mga power outlet o sa mga bagay na may posibleng mahulog sa'yo. Huwag ding lalapit sa mga buildings. Sumunod ay huwag tayong gumamit ng posporo, kandila o ng kahit anong pwedeng magsanhi ng sunog. Huwag mo ding paghaluin ang mga basag na salamin at fore. Kapag naman ikaw ay nasa loob ng sasakyan, ay maaring tumigil muna at sa loob na lamang muna magstay hanggang matapos ang sakuna. Big no-no ang paggamit ng mga elevators. Drop, cover, and hold on. Maghintay na lamang hanggang sa matapos ang paggalaw ng lupa. Pagkatapos ng sakuna, kung ikaw ay nasa loob ng mangyari ang lindol, kunin mo ang iyong bag na hinanda at saka lumabas ng iyong bahay. Tandaan, huwag na huwag mong gagamitin ng elevator at gamitin mo ang hagdan. Kapag ikay nasa labas ng bahay, kung sakali man na magkaroon ng aftershock, gawin mo lamang ang duck, cover, and hold. Iwasan na rin natin na balikan pa ang loob ng ating bahay hanggat hindi pa sinasabi na ito ay pwede na. Tignan mo din ang iyong sarili kung ikaw man ay nasa maayos ang lagay. Kung mangyari man na meron kang sugat, ay apply mo agad ang first aid kit.
always, always check your water, gas, and electric lines. Mayroon ba itong damage? Kung isa man dito ay may damage, ay isarado mo ang valves. Tignan mo rin ang amoy ng gas. Kung ito man ay may amoy, buksan mo ang iyong pintuan at bintana. Ika'y lumabas na rin pagkatapos nito at agad-agad i-report. Buksan ang radyo at makinig. Huwag muna tayong gagamit ng ating mga cellphones. At kung mayroon man na tayong paggamit ng ating cellphones, ay kailangan sa emergency use lamang. Stay out of buildings. Mag-ingat sa mga basag. Magsuot ng boots o matibay na sapatos para hindi ka nito masugatan. Huwag din pumunta malapit sa mga beach dahil maaaring magkaroon ng tsunami, lalo na kapag kakatapos lamang ng lindol. Stay away from damaged areas. If you're at school or work, follow the emergency plan or the instructions of the person in charge. Expect aftershocks. It's not much to remember, but if you remember these steps, you'll be a lot safer when an earthquake hits. To ensure you'll survive after being hit, make sure you prepare your go bag. It's a bag that has things essential to survive after a natural disaster. Here's what you need to put inside it. Water, at least 1.5 liters, and also ready-to-eat meals can be canned food, instant noodles, biscuits, and etc. Also, during this pandemic, we surely need face masks, flashlight and extra batteries, clothing. Make sure it's light and compact, and also first aid kit. Never forget a two-way radio for communication and a portable radio for listening on the news. Also, don't forget your power banks to charge your mobile devices. Last but not the least, never forget whistle. And that is what we need to do before, during, and after the earthquake. Kasama na ang hindi kailangan gawin at kailangan gawin. Sana ay may matutunan kayo sa aming mga sinabi. Ngayon, kami ay magbibigay ng mga telephone number at hotlines upang ito ang inyong tawagan sa ganitong sakuna. Andito na, people are panicking. Earthquake shows up, objects starts falling. Stay calm, relax, you should know what to do. Fear things, magliligtas sa'yo. Duck overhaul, safety tips. Duck overhaul, safety tips.